Sa isang relasyon, hindi lamang dapat babae o lalaki ang nagpapatakbo nito. Walang batas, kundi dapat respeto ang umiiral sa bawat pagsasama. Kung tunay na mahal mo ang isang tao, dapat may isang bagay na hindi mawawala rito. Ang respeto. Gaano mo man kamahal ang isang tao, ngunit kung walang respeto, hindi rin ito matatawag na pagmamahal. Dapat balanse lang. Walang maramot. Dapat nagbibigayan. Dapat bukas sa nararamdaman ng isa't isa. Walang naglilihim upang hindi makasakit. At higit sa lahat, tayo dapat ang numero unong taga-suporta ng ating mga kabiyak. Dahil sa atin dapat nagmumula ang pagpapalakas ng loob at hindi ang kahinaan. Dapat tayo ang kauna-unahang umiintindi at maniniwala sa kakayahan ng taong minamahal natin. Kasarapan ng tulog ni Haya nang biglang nag-ring ang cellphone nito. Kaya naman mabilis niya itong dinampot. Alas 6 pa lamang ng umaga ay tumatawag na si Jackson na kanyang nobyo. "Good morning, babe!" Nakangiti niyang bungad. Ngayong araw na ito ay ang kanilang 5th anniversary. Just like a typical relationship, celebrating their years of togetherness, they made it simple but still romantic. She loves surprises, kaya naman hindi niya binibigo ang dalaga sa tuwing may special na okasyon na dumadaan sa kanilang pagsasama. "Silip ka sa bintana." Utos ni Jackson at mabilis namang bumalikwas si Haya mula sa pagkakahiga. Kagaya ng kanyang inaasahan, nakasandalang binata sa kanyang asul na kotse na may hawak na malaking bouquet of tulips at mga lobong korting puso. Lumuwag ang ngiti ng dalaga nang makita niya ang nobyo. "It's not only about the surprises. It's about him. It's about them. Mas minamahal niya si Jackson araw-araw." Kumaripas naman siya ng takbo pababa ng kanyang silid. Mag-isa lamang siya ngayon sa bahay. Dahil panggabi ang shift ng kanyang ina na isang call center agent at mamaya pang alas 10 ang uwi. Binuksan niya kaagad ang gate at sinalubong ang kanyang nobyo. "Babe, that's too much!" Naluluhang sabi ni Haya sa nobyo habang papalapit sa kanya. "Loving you is no limit, even the sky. You deserve every single effort and surprises, babe. I love you. Happy anniversary." Nakangiting wika naman ni Jackson sa kanya. Bago pa man siya mangawit sa paghawak ng mga lobo at bulaklak, ay tinulungan na niya itong buhati ng dala at pinapasok na sa loob. Si Jackson lamang ang pinagkakatiwalaan ng kanyang mama sa mga kakilala niya. He belongs to a respected family at talagang good boy ang imahe niya. Kaya nasa junior high school pa lamang sila ay nakuha na niya ang tiwala ng kanyang ina. "It's too heavy. Wait!" Hawak ni Hayang isang tumpok na bulaklak na bigay ni Jackson. Sa isip niya, kung hindi siya nagkakamali ay nasa 1,000 ang bilang nito. Ipinatong niya ito sa may center table sa sala at saka pinalipad ang mga lobo sa kanyang kwarto. "Thank you, babe!" Niyakap niya ang nobyo. "No, you don't need to thank me. Responsibilidad ko na bigyan ng masayang selebrasyon ng aking reyna." Wika ni Jackson sabay yakap ng mas mahigpit sa dalaga. "Salamat pa rin. Wala man lamang akong maisurpresa sa'yo. Sobrang tight ang budget ni Mama ngayon eh. Tapos problema pa niyang nalalapit nating thesis." Single mom lamang ang mama ni Haya. Kaya nauunawaan niya kung hindi nito na ibibigay minsan ang mga kailangan ng anak. "No, babe. Hindi ko ginawa to make you feel guilty. At isa pa, I'm not asking anything in return. I love you and you love me. That's enough." Kunot noong sabi ni Jackson. Gumaan ang pakiramdam ng dalaga sa mga sinabi ng nobyo. At para makabawi ay naisipan na lamang niyang ipagluto ito ng paborito nilang chicken adobo. "How does it taste?" tanong ni Haya sa nobyo. Nakaupo na sila sa may dining area at nagsimula ng kumain. Tumango-tango ang binata. "As usual, always tastiest. Ang sarap. You're the best, babe." Nakangiti ang dalaga habang pinapanood kumain ng nobyo. Sa bahay lang nila Haya nakakakain si Jackson ng mga lutong bahay.
Dahil bukod sa busy ang mommy niya sa kanilang mga negosyo, ay mas malimit siyang tumambay kinahaya. Matalino si Jackson, lalo na pagdating sa science. His dream is to be a doctor, but he didn't pursue it. Samantalang education naman ang kinuhang kurso ni Haya. At dahil ayaw mapalayo ni Haya kay Jackson, ay kinalimutan ng binata ang kanyang sariling pangarap. Sinamahan na lamang niya ang nobya para tuparin ang sariling pangarap nito. She couldn't handle her academics well. Siguro kung walang binata ay matagal na siyang tumigil sa pag-aaral. Kailanman ay hindi siya nakarinig ng reklamo kay Jackson. Pero ramdam niyang hindi masaya ang binata sa kanyang ginagawa. Babe? Tawag ni Haya sa nobyo habang nanonood ng movie sa sala. Hmm? Nakahiga siya sa hita nito at nakatutok ang mga mata sa TV. Huwag mo kong iiwan ha, promise me. Seryoso niyang sabi habang hinihimas-himas ang buhok ng nobyo. Binalingan naman siya ng tingin ni Jackson. Of course I won't. I'm always here for you, babe. Alam ko naman yon. Gusto ko lang paulit-ulit na marinig. Tura niya sabay pisil sa ilong ni Jackson. 8 taon pa lamang si Haya nang iniwan sila ng papa niya, kaya takot na siyang maiwan ulit. He was her comfort person and now it's Jackson. Sisiguraduhin niyang hindi siya iiwanan ng nobyo, hindi gaya ng ginawa ng kanyang ama. Huling semester na nila at malapit na rin ang kanilang napipintong demo. Magkabilaan na rin ang mga major exams, sabayan pa ng mga oral recitations. Babe, tulungan mo naman ako sa part na to. Nakapwesto sila sa terrace ng bahay ni Nahaya. Nakalat ang mga papel, calculators at laptop sa mesa. Saan dyan? Tanong ni Jackson pero ang atensyon nito ay nasa kanyang phone. Dito, babe, oh. Turo ni Haya sa hawak niyang printed output. Okay, babe. Wait lang. Tuloy pa rin si Jackson sa pagpindot sa phone niya. Maya-maya ay binaba na ng dalaga ang hawak na band paper. Sino ba kasi yan, babe? Wala naman dito ang atensyon mo eh. Kalmang tanong ni Haya sa nobyo. Nothing. Si mommy, may tinatanong lang. Ibinaba kaagad ni Jackson ang phone saka ibinaling na sa nobya ang atensyon. San ka nahihirapan? Let me see. Kinuha niya ang isang piraso ng printed output sa ibabaw ng mesa. Nakatingin lamang si Haya sa kanya. Hindi yan. Ito. Sabay abot sa kanya ng papel. Sorry. Iniabot niya at pinagmasdan ng hawak. Bumalik na muli sa normal ang kanilang pagre-review at hindi na lamang pinansin ng dalaga ang pagiging absent-minded ngayon ng binata. Litong-lito talaga si Haya sa thesis nila. Mabuti na lamang talaga at kagrupo niya ang nobyong si Jackson. Babe, nalilito ko rito sa theoretical. Pwede bang mas madali na lamang yung sakin? Nakasimangot ang mukha ni Haya na nakafocus pa rin ang mga mata sa kanyang laptop. Hinihintay niya ang tugon ng nobyo pero nakatuon pa rin ang atensyon nito sa kanyang phone. Napapangiti pa ito kaya lalong nagpanting ang tenga ng dalaga. Maya-maya ay mabilis itong tumayo at inagaw ang phone ni Jackson. Sino ba kasi yan? Kanina ka pa eh. Nakakunot noong tanong ni Haya sa nobyo habang pinapakialaman ang phone ng binata. Babe, give me my phone. Pagalit na utos ng kanyang nobyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Haya sa nakita at nabasa. Bumilis ang pintig ng puso niya. Lumapit naman si Jackson sa kanya para agawin ang phone, pero nagmatigas pa rin ang dalaga. Sino tong Samantha na to? Tanong niya sa kanyang isip. I want to take your offer. Hahanap lang ako ng tiyempo. Wait for me there. Ito ang nakalagay sa message na binabasa ngayon ni Haya at huling reply ni Jackson kay Samantha. Itinaas ni Haya ang phone ng nobyo na nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Mababaw ang luha ni Haya pero pilit pa rin niyang pinipigilang pumatak ito. Sino tong Samantha ha? Akala ko mommy mo ang kachat mo at Viber pa ha? Matapang na tanong ng dalaga kay Jackson.
batid ng dalaga na hindi siya handa sa magiging sagot ng nobyo. Pero hindi matatapos ito kung hindi siya magiging matapang at hindi siya magiging tapat. Just give me my phone. Come on, babe. Huwag na nating pagtalunan to. Pagmamakaawa ng binata. Dala ng matinding emosyon at galit ay ibinato ni Haya ang phone ni Jackson na ikinabasag nito. Sa lakas ng kanyang pagkakabato ay napukaw ang atensyon ng kanyang ina, kaya napalabas ito. Haya, anong ingay yon? May nabasag ba? Nagtatakang tanong ng kanyang ina sa kanila. Napabaling naman ang atensyon ng ginang sa direksyon ng mga mata ni Jackson. Cellphone ba yan? Bakit nabasag? Anong nangyari? Kunot noong tanong ng ginang at mabilis na lumapit sa kinaroroonan ng basag na phone. Hindi na napigilan ni Haya ang lumuha. Hindi na niya napigilan ang bugso ng damdamin. Bakit hindi mo ako masagot? Sino yung Samantha na yan? Sumagot ka! Pasigaw na tanong ni Haya kay Jackson. Napatingin naman ang ginang sa nagagalit niyang anak at nanatiling tahimik sa nangyayari. Gumisi sa Jackson at inayos ang kanyang eyeglasses. Gusto mo ba talagang malaman, ha, Haya? Tanong nito habang nakatitig siya sa dalaga. Umusbong ang galit sa puso niya dahil sa ginawa ng nobya. Oo! Huwag na tayong maglokohan, Jackson! Anong ibig sabihin ang chat mo sa Samantha na yon? Mariing sambit ni Haya kasabay ng mas lalong pagbuhos ng kanyang mga luha. Okay, sige! Matapang ka eh! Maglabasa na tayo ng sama ng loob! Sigaw ng binata na ikinagulat ni Haya dahil ito ang unang beses niyang makitang magalit sa kanya. Matalim lamang siyang nakatitig sa nobyo na hindi niya magawang punasan ng kanyang mga luha dahil hindi na niya maikalaw pa ang kanyang katawan sa sakit na nararamdaman. Almost 5 years. 5 years, Haya! 5 years! You rule this relationship. You rule my life. You even ruined my dream. Panimula ng binata kasabay ng pagtulo ng mga luha. Are you happy? Or did you even ask me if I'm happy? Unti-unti mo nang natutupad ang pangarap mo, samantalang sa akin na itinapon ko na just to give way for your dream. Masaya kang natutupad ang pangarap mo, samantalang ako, heto, nakikikongratulate na lamang sa mga kaibigan kong lisensyadong doktor na ngayon. I couldn't even make my mother proud because I chose you over my dad's dream for me. Habang tinutupad ko yung pangarap mo, unti-unti namang gumuguho yung sakin. You are so selfish, Haya. Napakadamot mo. I did everything for you. Pero, hindi mo man lamang kayang suportahan yung pangarap ko. Saad ni Jackson sa kanyang nobya. Ganong kasama na palang tingin mo sa akin, ha, Jackson? Pinaabot mo pa ng 5 taon. Kung nasasakal ka na, bakit hindi ka sumuko? Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo tinago? Bakit? Nanatili ang ina ni Haya sa kanyang posisyon. Dahil mahal kita, Haya. Dahil gusto kong maging masaya ka. Because I care for you and I don't want to cause another hurt for you, just like what your fathers did to you. Gusto ko rin na matupad ang mga pangarap ko na kasama ka. Sinubukan ko namang magparamdam sa'yo na gusto kong ituloy ang pagdodoktor. Pero anong ginagawa mo? Iniiba mong usapan. Binibigyan mo ko ng bagong dahilan para hindi ka iwan. Hindi ka nakinig. Never kang nakinig sa akin. Kung hindi kita mahal, uunahin kong sarili ko kaysa sa kapakanan mo. But I love you. At umasa ako na mapapansin mo rin yung mga bagay na gusto ko. Hindi yung gusto mo lang, Haya. So anong plano mo? Diretsahin mo na lang ako, Jackson. Matapang na tanong ng dalaga. Let's end this. Baka ito yung kailangan natin. This isn't healthy anymore. Marami pang magagandang mga bagay sa labas ng mundo ko, Haya. You gain your self-confidence from me and you can use it on your next journey. Let's call it goodbye. Mabigat ang loob ni Jackson na nilisan ang kinaroroonan na mag-ina at tuluyan nang umalis sa lugar. Gusto siyang sundan ni Haya pero pinigilan na siya ng kanyang ina. Hindi na siya nagsalita dahil anuman yung mga narinig niya ay sapat na para pakawalan niya ang kanyang nobyo. Hindi dahil sa sinaktan siya nito, kundi dahil hindi na tamang ikulong pa niya si Jackson sa relasyong siya na lamang pala ang masaya. Ilang linggo na rin ang nakakalipas na maghiwalay sila ni Jackson.
Maghapon at magdamag lamang siyang nakakulong sa kanyang kwarto na nagmumukmok at walang gana sa lahat ng bagay. Introvert si Haya, kaya kay Jackson lamang talaga umikot ang mundo niya. Wala siyang ibang kaibigan. Sobrang hirap para sa kanya ang mag-move on dahil nasanay siyang si Jackson lamang ang kasama. Sabi ng iba niyang kaklase ay hindi na rin pumasok si Jackson. Kung kailan graduating na, ay saka pa nag-drop out ito. Hindi na rin nakatulong si Haya sa thesis at ibang requirements sa school dahil hindi niya kayang gawin ang mga ito nang hindi kasama si Jackson. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Anak, pwede ba akong pumasok? Nagluto ako ng paborito mong sopas. Sambit ng kanyang ina mula sa labas. Nakatalokbong lamang si Haya ng kumot na tila nakalimutan ang sarili. Pasok ka, ma. Walang buhay niyang sagot. Minuksan naman agad ng kanyang ina ang pinto at pumasok sa kanyang kwarto. Halika, anak. Susubuan ka ni mama. Masarap to. Di ba paborito mo to? Mahina ang sabi ng ginang sa anak. Nakokonsensya na rin si Haya dahil ilang araw nang absent ang kanyang ina sa trabaho nito dahil sa pag-aalala sa kanya. Umaga, tanghali at gabi ay sinisilip siya nito. Minsan pakiramdam niya ay hindi na natutulog ang kanyang ina dahil sa kakabantay sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang kumot at isinandal niya ang kanyang likod sa headboard ng kanyang kama. Naawa siya sa kanyang sarili na humarap sa kanyang ina sa ganitong itsura dahil lamang sa isang lalaki. Mugto ang mga mata at gulo ang buhok. Hindi na rin niya nagagawang maligo o mag-ayos man lang ng sarili. Tumingin siya sa kanyang ina na nangungusap ang mga mata. Ma? Naiiyak niyang tawag. Yes, anak. Namumuo na rin ang mga luha sa mga mata ng ginang. What did I do to deserve this? Tumulo muli ang mga luha ni Haya. Pinunasan naman ito ng ginang gamit ang kanyang mga palad. Anak, sa isang relasyon, hindi lamang puro saya o kilig ang mararamdaman mo. Mas lamang ang pagsubok at sakit. Yun ang kailangan mong matutunan, anak, ang magtira para sa sarili mo. Tama si Jackson, huwag mong paikutin ang mundo sa iisang tao lamang. Mahal ka niya at ramdam ko yun, pero iba-iba lamang talaga ang gusto ng tao. Hindi porke gusto mo ay gusto na dapat niya. Hindi naman porke gusto niya ay dapat gusto mo na rin. You both need to grow and find what is more valuable now. Kung kayo talaga ang para sa isa't isa, then love will find its way again. It's normal to get hurt. Ayos lang masaktan, anak. Ganyan din ang naramdaman ko nang iwan tayo ng daddy mo para rin sa pangarap niya. Pero I realize na tama naman siya. Hindi na healthy ang isang relasyon kung nakakasakal na. Kung hindi ko pinalaya ang daddy mo, hindi niya mahanap kung ano talaga ang purpose niya at ganun din ako. Kailangan niyo lang tanggapin at intindihin ng mga bagay kung ano ang mas importante sa ngayon. Mahabang paliwanag ng kanyang ina. Pero bakit ang sakit pa rin, ma? Bakit parang hindi nababawasan? Mahal na mahal ko pa rin siya at gustong gusto ko na siya makita. Umiiyak na sabi ni Haya. Hinawi ng ginang ang buhok ng anak na nakaharang sa kanyang muka. You need to be strong, anak. Kayanin mo para sa sarili mo. You can get out. Makipag-socialize ka. Ituon mo ang atensyon mo sa mga gusto mo talagang gawin. Isa pa, gagraduate ka na. Makakapagturo ka na. Iyon ang pangarap mo, diba? Libangin mong sarili mo. Kapag nagawa mo yun, masasabi mo na lamang sa sarili mo na nakaya mo. Nakaya mo nang wala siya. Sinubukan ng dalaga na lumabas at libangin ang sarili. Pero mukha lamang ni Jackson ang kanyang nakikita. Tanging alaala niya lamang ang kanyang naaalala. Lumabas siya at nagtungo sa palagi nilang pinupuntahan ng dating nobyo, sa Tulips Farm sa may kiosko. Sa lugar na to, nangako sa kanya si Jackson na sa hirap at ginhawa ay hindi niya ito iiwan. Dito rin daw siya mismo magpo-propose dahil paborito ng dalaga ang mga tulips. Ilang buwan na ang nakakaraan, pero ito pa rin yung sakit na katulad nung una.
Wala na rin siyang balita kay Jackson. Sabi ng iba ay lumipad na raw ito patungong States. Marahil ay unti-unti na niyang tinutupad ngayon ang kanyang pangarap. He wanted to pursue his dreams with her. Pero hindi man lang ito pinansin dahil naging makasarili siya. Takot siyang maiwan. Takot siyang mag-isa. Nakapagtapos na rin si Haya at nakakapagturo na ngayon. Siguro nga ay oras na para sarili niya naman ang isipin niya. Sila naman ang kanyang ina. Hindi siya makakaahon kung hindi niya bibigyan ng pag-asa ang kanyang sarili na makabangon. Habang lumilipas ang panahon ay nagugustuhan na ni Haya ang kanyang ginagawa. Isa na siyang licensed public teacher at unti-unti nang nagkakaroon ng kaibigan at purpose sa buhay. Dito na rin niya nakilala si Ram Herrera, kapatid ng kanyang kapaguro at 3 taon nang naniligaw sa kanya. Isa itong tattoo artist at halos kasalungat ng pagkatao ni Jackson. Mas maingay at masayang kasama. Happy-go-lucky kumbaga. Sa kanya siya natutong makihalubilo at makisama. Bat-bat ng tattoo ang katawan pero ubod ng bait lalo na sa mga bata. Ma'am Haya, kailan mo ba ako sasagutin? Salubong ni Ram kay Haya sa may hallway ng eskwelahang pinagtatrabahuhan ng dalaga. Sabay agaw ng dala nitong bag at iba pang gamit. Ilang sandali pa ay inilabas ng binata ang kanyang phone at kinuhanan na naman ang dalaga ng litrato. Simula nang maligaw ito sa kanya ay ganito na lagi ang ginagawa niya. Hinahayaan lamang din ni Haya ito dahil hindi naman siya interesado sa binata. Halos araw-araw ganito ang setup nila. Hatid sundo niya si Haya at ni isang araw ay walang palya. Kilala na rin siya ng ina nito at nakakakwentuhan na. Mas madaldal at makulit kaysa kay Jackson, kaya mas matagal lagi ang kwentuhan nila ng kanyang ina. Ram, ilang beses ko nang sinasabi sa iyo to. Kung mahal mo talaga ako, you can wait. Kung naiinip ka na, tumigil ka na. I didn't ask you to do this in the first place. But thank you for your effort. Wika ni Haya. Of course I can wait. Kahit gaano pa katagal yan, kahit parehas ng maputi ang mga buhok natin, maghihintay ako hanggang makalimutan mo na siya. Ilang taon na rin ang lumipas pero umaasa pa rin ang dalaga na bumalik ang dating nobyo sa kanya. She wanted to reach out with him para kamustahin siya, pero hindi niya magawa. Parang may kung anong pumipigil sa kanya na gawin iyon. Paminsan-minsan ay hindi niya maiwasang i-stalk ang account ng dating kasintahan. Hindi pa rin nagbabago ang account ni Jackson at single pa rin ang status niya. Pero sa mga litratong ina-upload ng binata ay mukhang masaya na siya. Isa na rin siyang ganap na doktor gaya ng pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Natupad na niya ang pangarap niya kaya marahil nakalimutan na rin ni Jackson ang pinagsamahan nilang dalawa. Dumating ang 30 kaarawan ngayon ni Haya at normal lamang ang araw na ito para sa kanya. Simula na maghiwalay sila ni Jackson ay hindi na rin siya interesado sa mga sorpresa. Binubuhos niya na lamang ang oras at panahon sa pagtuturo dahil ito naman talaga ang dapat. Unti-unti na rin naghihilom ang kanyang puso sa bait at sakit na kanyang nararamdaman ilang taon na ang nakakaraan. Sa araw na iyon ay mag-isa na lamang siya sa faculty room dahil nagsiuwian na ang iba pa niyang mga kasamahan na kapwa ring mga guro. Sa ilang taon niya sa pagtuturo ay mga estudyante na lamang niya ang nagbibigay ng mga regalo para sa kanya katulad ng mga cards, tsokolate at mga bulaklak. Nagtaka ang dalaga dahil wala pa rin ngayon si Ram na dati-rati naman ay maaga pa sa alas 4 kung sumundo. Marahil ay marami siyang kliyente ngayon at iyon na lamang ang iniisip ni Haya. Nang matapos siya sa ginagawa ay ini-off na niya ang laptop at inayos na ang gamit. Pagkalabas niya ng paaralan, papara na sana siya ng tricycle nang may isang pulang kotse ang tumigil sa kanyang harapan. Hindi niya ito pinansin dahil baka pumarada lamang ito sa tapat niya. Imposible rin namang siram ito dahil motorsiklo lamang ang alam niyang mayroon ito na ginagamit pansundo sa kanya. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang ibaba ng driver ang bintana ng kotse. Ram? Hello, Miss Beautiful. Wanna ride?
Bungad ni Ram sabay baba ng kanyang suot na sunglasses. Ram, sa'yo to? Nakatayo pa rin si Haya sa may gilid ng kalsada. Maya-maya ay bumaba ang binata at lumapit siya sa dalaga na nakangiti. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Mukhang masaya ka ngayon ah. Tanong ng dalaga. Masaya ako dahil ito yung araw na isinilang ang mapapangasawa ko, ang babaeng nakatadhana para sa akin. Mayabang nasambit ni Ram kay Haya. 8 taon na ang nakakalipas nang may nagsabi rin yan sa akin at hindi niya napanindigan. Sa simula lang yan, Ram. Sabi nito sa binata at inirapan na lamang siya. Nakangiti naman si Ram sabay pisil niya sa magkabilang pisngi ni Haya. Ang cute mo talaga. Aray naman, Ram. Inalis niya ang kamay ni Ram sa mukha dahil sa sakit ng pagpisil nito. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Sakay ka na po, mahal na Reyna. Nakangiting sabi ng binata. Sa bawat kilos at galaw ni Ram ay si Jackson pa rin ang nakikita at naaalala ni Haya. Dati-rate siya ang gumagawa nito sa kanya. Siya ang naghahatid at sundo sa kanya. Ni hindi niya na alam kung saan pa mahahanap ang susi para makalabas sa mundo ng dating nobyo na siya mismo ang nagkulong sa kanyang sarili. Hindi na siya umalma at pumasok na ng sasakyan. Inayos naman ni Ram ang kanyang seatbelt sa kapinaandar ang kotse. Habang nasa biyahe ay nakatingin lamang siya sa malayo ni hindi niya na malayang nakalagpas na sila sa kanilang bahay. Wait, parang lumagpas na tayo ah. Tanong nito kay Ram na bumalik ito sa kanyang sarili. Ngumisi lang ang binata. Alam ko, may pupuntahan tayo. Nakapirmi pa rin ang tingin ni Ram sa daan. Please Ram, alam mo namang ayaw ko ng sorpresa, diba? Hindi na ako nagsiselebrate ng birthday o ano pang okasyon. Alam mo naman yun, diba? Pagalit na sabi ni Haya. Sinong may sabi sa yung isusorpresa kita? Taas kilay na tanong ng binata. Saan tayo pupunta? Nagtataka namang tanong ng dalaga. Just wait and see. Ilang minuto rin ang layo ng lugar na iyon sa kanilang tinitirhan. Napatingin siya sa labas ng bintana at pinagmasda ng buong lugar. Pagkarating nila doon ay pinagbuksan siya ng pinto ng binata. What are we doing here? Nakatuon ang kanyang paningin sa isang mataas na gusali na nasa kanyang harapan ngayon. Maraming tao sa lugar na iyon. Halos lahat ng pumapasok at panaog ay may mga tattoo sa katawan. Tara! Aya ni Ram sa kanya. Pero nanatiling nakatayo ang dalaga. Kinakabahan dahil bago lamang sa kanya ang lugar. Haya, don't worry. You're with me. You have to see other things aside from what you used to. Come on, huwag ka matakot. Inilahad ni Ram ang kanyang kamay sa harapan ng nag-aalinlangang dalaga. Aminado siyang hindi pa buo ang kanyang loob sa mga bagay na ngayon pa lamang niya gagawin na makikita. Hanga siya sa haba ng pasensyang meron si Ram sa kanya and she's hoping that he will not change gaya ng dati niyang nobyo. Ilang sandali pa ay marahanan niyang inihakbang ang kanyang mga paa at inabot ang nakalahad na kamay ng binata. Medyo madilim ang loob ng gusali. Lahat sila ay bumabati ng boss kay Ram na tila siya ang may-ari ng lugar na iyon. Hindi niya namang maiwasang mailang dahil halos sa kanya nakatuon ang kanilang mga paningin. Kaya binaliwala na lamang niya ang mga ito. Hindi naman siya makangiti sa kanila dahil hindi talaga siya sanay humarap sa ibang tao. Lalo pa at ngayon pa lamang niya ito nakita. Nang marating na nila ni Ram ang 2nd palapag ng gusali, may 4 na kwarto roon at sa pinakagitna sa dulo sila nagtungo. Pagkabukas ni Ram ng pinto ay nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Nakapinta ang kanyang mukha sa pader ng silid na iyon. Hindi niya mabilang, pero pakiramdam niya ay matagal na ang mga ito. Nilapitan niya ito isa-isa at may kanya-kanyang petsa na nakalagay. Petsa ng bawat pagsundo ni Ram sa kanya kung hindi siya nagkakamali. Ang iba pa rito ay stolen shots. Mas namangha siya dahil sa mismong pader ito nakapinta. Ginuhit mo to? Nakatuon pa rin ang kanyang paningin sa pader. Lumapit naman ang binata sa kanya. Yes, bukod sa pagiging tattoo artist, hilig ko rin ang gumuhit at magpinta. Ewan,
Siguro talagang malikot lamang ang kamay ko. Sagot ng binata. Sumandaling umarap si Haya sa kanya. I told you, I hate surprises. Kunot noon itong sabi. I didn't surprise you. In the first place, hindi naman yan ang gusto kong ipakita sa'yo. But it's my pleasure na no-surprise yata kita. Ani pa nito, sabay labas muli ng kanyang phone upang kuhanan ng litrato ang dalaga. Stop it! Sabi niya at tumupo na siya sa may couch na naroroon. Sumunod naman sa kanya si Ram. Anong iniisip mo? Tanong ni Ram sabay upo na rin sa upuan sa may bandang harapan ni Haya. Bakit mo ito ginagawa, Ram? Diretso niyang tanong. Alam mo, minsan kahit gano'n na ako kagaling sa larangang ginagawa ko, dadating pa rin yung pagkakataon na makakaramdam ako ng pagod. Marami akong naging babae at hindi ko ililihim yun sa'yo. Pero ni isa sa kanila, hindi ko naramdaman yung inspirasyon. Simula nung unang araw na ipakilala ka sa akin ng ate ko, at yun din ang araw na sinungitan mo ko, hindi ka na nawala sa isip ko. I know there's something in you na hindi ko na makikita pa sa iba. Kaya yan, ginuhit ko dyan mukha mo, para kapag tinatamad ako o nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili, isang tingin ko lang sa paligid ko, gaganahan na ulit ako. Hindi malaman ni Haya kung bakit, pero unti-unti na rin gumagaan ang kanyang loob kay Ram. Sa isip niya ay nasisiraan na ng bait ang binata para araw-araw siya nitong kuhanan ng litrato, tapos ipipinta sa pader. Habang lumilipas ang mga araw ay patuloy na tinatrabaho ni Ram ang panliligaw sa dalaga. Sa katunayan ay sa binata niya lamang naranasan ito dahil noong kay Jackson ay siya naman ang nanligaw dito. Malaki ang pagkagusto niya sa dating nobyo, kaya kahit maging stalker ay ginawa na niya mapalapit lamang sa kanya. Araw-araw pinaparamdam sa kanya ni Ram kung gaano siya kahalaga bilang isang babae at bilang isang tao. He's a positive man at open siya sa nararamdaman niya. Minsan na rin niyang nakitang nagalit at nagwala ang binata, pero mabilis niya itong nakokontrol agad. Mas gusto kasi ni Haya na makita muna ang bad side ng isang lalaki para handa na siya kung sasagutin man niya ito. Ram, tara, food trip! Yaya ni Haya kay Ram. Napatigil naman ang binata at halatang nagulat sa alok ng dalaga. Ha? Gulat nitong tanong. Nagpatuloy na lamang si Haya sa paglalakad. Wala, sabi ko tara na. Narinig ko yon, Haya. Ulitin mo lang, please. Alam naman ni Haya na narinig ito ng binata. Inaasahan na niya ang magiging reaksyon ng binata dahil sa loob ng 3 taon na panunuyo nito sa kanya ay ngayon niya lamang ito ni Yayang lumabas. Bahala ka, wala nang ulitan. Tatawa-tawang sabi ni Haya para naman silang mga batang nagkukulitan sa daan. Ngayon niya na lamang ulit naranasan ang kumain sa night market ng mga street foods at tumambay sa damuhan ng parke. Ilang oras na silang magkasama ni Ram, pero parang ang dami niya nakaagad na kalimutan. Pansamantala niyang naiwaglit ang mga sorpresa na ginagawa ng dati niyang nobyo tuwing kaarawan niya. She even forgot that she was once hurt because Ram fulfilled the feelings of being incomplete. She even forgot the pain because Ram's love is enough to cure it. Sa mga oras na iyon, sa tingin niya ay handa na siya. Handa na siyang magmahal muli. Handa na siyang tanggapin at kalimutan ang nakaraan. Handa na siyang magpatawad at magbigay. Handa na siyang buksan muli ang kanyang puso. Sa pagkakataon na ito ay gagawin na niya ang mga bagay na hindi niya nagawa at naibigay kay Jackson. Ang respeto at suporta. Siguro kaya hindi niya pa rin matanggap na wala na sila ng dating nobyo ay dahil napagtanto niyang siya pala talaga ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan. She had been so selfish and unfair. Walang mali sa mga sinabi noon sa kanya ni Jackson at siya talaga ang may problema. She hated herself because all those years natatapakan na pala niya ang prinsipyo at pagkatao ng binata para lamang sa kanyang pansariling kapakanan. Sa mga panahon na iyon ay nagtitiis na lamang pala si Jackson at hindi na masaya dahil siya ang nagbigay ng dahilan para maramdaman iyon ng dating nobyo.
Napagtanto niyang tama si Jackson dahil hindi siya nakinig sa binata. Binaliwala niya ito kahit dumating sa puntong suwayin ni Jackson ang sarili niyang ina para lamang sa makasariling katulad niya. Alam rin ni Ram ang nangyari sa kanila ni Jackson noon. He's aware about her actions from her previous relationship. Alam niya kung paano siya magmahal, maramot, makasarili. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinagpatuloy pa rin niya ang paniligaw niya kay Haya. Hindi iyon naging hadlang para hindi niya mahalin ang dalaga. Bagkus, mas lalo niyang minahal ito sa kabila ng pagkukulang niya sa kanyang nakaraan. At doon nagsimulang magustuhan ni Haya si Ram. Natutunan niyang mahalin ang binata dahil sa kabila ng lahat ng pagkakamali niya ay hindi siya iniwan kailanman. At ngayon, dumating na ang araw na pinakahihintay nilang dalawa. 2 taon pagkatapos niyang sugutin si Ram. Nakatitig siya ngayon sa kanyang salamin. Nasa tabi niya ang kanyang mama na masayang nakatitig sa kanya. I'm so happy for you, anak. Bati ng ginang na nangingilid ang kanyang mga luha. Hinawakan naman ni Haya ang kamay ng ina. Naalala mo, ma? Dito mismo sa aking kama. That old Haya na sobrang stressed out, wala nang gana sa buhay, hopeless and lost, iniwan at sinaktan, wasted at halos mabaliw na sa kalungkutan. Iyon yung araw na akala ko wala na akong magagawa sa buhay kapag wala si Jackson. Iyon yung araw na akala ko wala nang tatanggap at magmamahal sa isang tulad ko. Tama ka, ma. Makakaya ko yung pagsubok. And here I am, giving my last vow to the man who's always telling me that I am more than enough, that he deserves me even more than I deserve him, to the man who gave me future, sa lalaking nagpabago ng pananaw ko sa buhay, sa lalaking nagturo sa akin kung paano maging masayang muli. Pero, saglit siyang napahinto at pinunasan ang mga luha, kasabay noon ay ang paghinga niya ng malalim. Pero gusto ko muna ng closure, yung formal na closure kay Jackson. Gusto kong magsimula muli ng malakas na at wala nang naiwang galit. We set apart, yes, pero hindi ako matatahimik hanggat hindi niya ako napapatawad. I want to say sorry, ma, just for the last time. Gusto kong malaman niya na it was all my fault and my guilt never fails to haunt me every night. Gusto ko siyang makita. Nabalitaan niya na umuwi na dito sa Pilipinas si Jackson. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para makausap ang binata at humingi ng tawad. Hapon pa ang kasal nila. Humingi na rin siya ng permiso kay Ram na makipagkita kay Jackson at agad naman itong pumayag. Para sa kanya, mahalaga ang kapayapaan ng isip bago sila parehas humarap sa altar. She doesn't want to be unfair and selfish this time. Hindi naman siya nahirapan na kontakin si Jackson dahil hindi naman niya binago ang kanyang FB account at aktibo pa rin ito. Hi, kamusta? It's been a long time. I hope you're doing good. Can we meet at the Tulips Farm? Remember? Sa kiosk? Today sana at 10 a.m. I hope you'll come. I'll wait for you. Chat niya iyon kay Jackson nang walang pag-aalinlangan. Gusto na rin niyang ipagmalaki siya ni Jackson. For the last time, na yung Haya na huli niyang nakita at nakasama na mahina at walang kumpiyansa sa sarili ay malakas na ngayon at hindi na dumidepende sa iba. She wants him to be proud of her, just for the last time. Wala pang alas 10 na natutunan na siya sa Tulips Farm at tumambay sa kiosk na lagi nilang pinupuntahan noon ni Jackson. Huminga siya ng malalim habang dinadama ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang balat. Maaliwalas ngayon at maganda ang panahon. Lalong bumubukadkad at lumulutang ang ganda ng tulips sa ganoong panahon. Maraming pangako ang naiwan nila ni Jackson sa lugar na ito. Yung masasayang alaala nila na hanggang dito na lamang sa kanilang tagpuan may iwan. Kasabay ng pagbabago ng panahon, ang pagbabago ng tao. At kung hindi ka matatag at malakas, kailanman ay mapapako ka na sa isang alaala at may iwan ka ng panahon. Lumipas ang mga oras pero walang Jackson ang dumating. Siguro ayaw na nga niyang makita pa ang dalaga. Baka naka-move on na siya.
Baka masaya na siya sa buhay niya ngayon na hindi na siya ang kasama. Ito na talaga ang nakatadhana sa kanila. Kailangan niya na lamang natanggapin na kailangan na niyang ilipat sa panibagong kabanata ang kanilang istorya na hindi na siya ang kasama. Ilang minuto na lamang ay mapapalitan na ang apelyido ni Haya. Ito ang pinakasiguradong desisyon na nagawa niya sa buong buhay niya. To give her sweetest I do to the man she really loved. Matagal man yung pinagsamahan niyo ng isang tao, kung hindi na healthy at sa tingin mo hindi ka na nag-grow, give yourself a chance to choose. Choose to give up. Hindi dahil hindi mo na siya mahal o hindi dahil may mahal ka ng iba, kundi dahil hindi mo makikilala ang sarili mo. Kung inubos mo lang ang oras mo sa pagkilala sa isang tao na salungat sa mga interest mo. They made plans. They made promises. At akala niya, kapag nagplano ka kasama ang mahal mo, matutupad lahat yon. But she was wrong. Hindi pala dapat lahat ng gusto mo ay gustuhin din niya. Dapat pala open kayo sa kung ano ba talaga ang gusto ng bawat isa. Hindi yung puro ikaw lamang. Hindi yung ikaw lamang ang nagdedesisyon. And she learned from that. At sa past relationship niya, siya lang pala ang may gusto sa mga plano niya. Siya lang pala ang umaasa sa mga binubuo niyang pangarap kasama si Jackson. Hindi pala sapat yun. Hindi pala dapat puro kilig at saya. Dadating din pala sa point that you both need to be mature and better. Not for him or for her, but for yourself. Umikot ang mundo ni Haya ng 5 taon sa isang lalaki. Sa isang lalaki na tinuruan ang puso niya na magmahal na hindi na ibigay ng sarili niyang ama. She loved Jackson so much. Nasa kanya yung makatangian ng lalaki na gugustuhin niya talagang makasama sa habang buhay. From teenage to adulthood, from senior high to college, siya lang yung kasama niya. Siya lang yung kakampi niya. Siya lang yung umiintindi sa ugali niya. Then she met Ram Herrera, ang lalaki na kasalungat ni Jackson. Halos magkaiba si Haya at Ram ng personalidad. He's a badass, pasaway, babaero at laging nagpapaiyak ng babae. Kung tutuusin, may dahilan naman talaga dahil gwapo siya at hindi akalain ni Haya na isa siya sa mahuhulog doon. Nanigaw siya, sinagot niya, until he made a wedding proposal. And now, she is walking down the aisle to give her sweetest I do to the man who is waiting for her at the front of the altar. Habang nakatayo siya sa altar kaharap ng lalaking pinili niyang makasama, ay hindi niya mawari na parang gusto niyang pabagali ng oras at umasang may biglang susulpot sa kanilang kasal. Bride and groom, through their words today, have joined together in holy wedlock. Because they have exchanged their vows before God, and these witnesses have pledged their commitment each to the other, and have declared the same by joining hands and by exchanging rings, I now pronounce that they are husband and wife. Nagpalakpakan ang lahat matapos tapusin ng pari ang seremonya. Hanggang sa reception ay tuloy pa rin ang request nila sa newly wedded couple for another toast and kiss. I love you, Haya. Napangiti si Haya sa kanya. I love you more. Sabay inalikan siya sa labi. At muling nagpalakpakan ang lahat at nagsigawan. Samantala ay abala na ang lahat sa pagkain. Isa-isa na nilang nilapitan ni Ram ang mga bisita upang magpasalamat. Sa may garden ang reception. Tanaw nila ang naglalabas-masok sa lugar. Maya-maya ay nagulat sila ni Ram sa kanilang nakita. Jackson is there. Nakatayo siya sa may gilid ng gate at nakatingin sa kanila. Bumilis ang pintig ng puso ni Haya sa muli nilang pagkikita. Ang laki ng pinagbago ni Jackson. Nawala na yung eyeglasses niya. Mas malaman na rin siya ngayon kaysa dati. Mas tumaas at mukha na talagang isang profesional na doktor ang itsura. Napahawak siya ng mahigpit sa kamay ni Ram. Alam ni Haya na ramdam ni Ram ang kaba niya. Go ahead, hon. I think it's time. Nakangiting humarap sa kanya si Ram. Are you sure? Kabado niyang tanong. Of course, you deserve that peace. Come and get it. Besides, I trust you. Mahinahon itong sabi.
Lumuwag naman ang mga ngiti ng dalaga at hinalikan ang asawa sa labi. I'll be back in a while, hon. Wait for me. I love you. Wika niya at nagtungo na siya sa may gate kung saan naroon si Jackson. Ito yung araw na matagal na niyang pinaghandaan. Ang muli nilang pagkikita ni Jackson. Hi! Bungad ni Haya. Hi! Tugon naman ni Jackson sa kanya. Huminga ng malalim si Haya. Let's get in? Alok ng dalaga. No, I think it's okay here. Yung tayo lang. Sabi niya. Okay. Hindi alam ni Haya kung paano sisimulan. Kung saan. Nitong-nito siya sa mga sandaling iyon. Tahimik lang sila pero halos hindi nawawala ang tingin ni Jackson sa kanya. Congratulations. Nakangiti niyang sabi kay Haya habang nakasandal ito sa malaking barikada ng gate. Thank you. Nakayuko namang sagot ni Haya. Congratulations din dahil board passer ka na. Pangarap mo yun, di ba? Anya. Alam mo? Tanong ni Haya. Hindi niya kasi maalala na naipost niya ito sa social media. Mas gusto niya kasi na pribado ng lahat mula nang magkahiwalay sila ni Jackson. Ngumiti ang binata sa kanya. Actually, lahat ng nangyayari sa'yo from the day na umalis ako ay alam ko. Nung hindi ka na tumulong sa thesis, ilang araw kang absent, marami pa. Lahat ng tungkol sa'yo alam ko. Dahil ang totoo, simula nang umalis ako, kailanman na hindi kita nakalimutan. Ikinagulat niya ang mga salitang iyon na sinabi ng dating nobyo. Ang akala niya ay wala na siyang pakialam. Akala niya kinalimutan na siya nito. Hanggang ngayon, wala pa rin pala siyang tiwala sa kanya dahil hindi man lamang niya naisip kung gaano siya kamahal ni Jackson. Kanina, I was there at the Tulips Farm. Sumakay ka ng taxi paalis at hindi na kita naubutan. I was late. Sorry. Napigilan sana kita para magpakasal. Jackson? Tumawa siya. Just kidding. I'm happy for you. You look even more sweet and beautiful on your wedding dress. You're stunning. And Ram must be grateful to have someone like you. Hinayaan niya na lamang niya itong magsalita. Wala rin naman siyang masabi. Lahat ng nasa utak niya ay hindi mabanggit ng kanyang bibig. Dahil ang mga mata niya ay nakapirme at nakapako lamang sa binata. She wants to touch him. Gusto niya itong yakapin at hagkan. Pero hindi na pwede. Kailangan niya maging matatag sa mga oras na iyon. Well, thank you. Actually, may gusto rin akong sasabihin. Go ahead, Haya. I'm sorry. I'm sorry for what I've done to you. Hindi na sa naging relasyon natin kundi sa mismong sarili mo. You're right. I was the problem, Jackson. Never kitang sinuportahan. Never kitang cheer up. Never kitang minotivate kasi makasarili ako. Madamot ako. At humihingi ako ng tawad para doon. Masaya akong makita kang natupad mo ng mga pangarap mo. Nakakatawa lang na minsan may inaalis talaga si Lord sa buhay mo para magawa mo yung purpose niya sa'yo. At ako yung inalis niya para matupad mo yung pangarap mo. Para sa parents mo, lalo na sa daddy mo. Patawarin mo ko kung hinadlangan ko yun. Wala eh, mahal na mahal kita noon eh. Napatigil si Haya sabay patak ng luha. Mahal kita kaya nagawa ko yun. Pero nasasakal ka na pala sa pagmamahal na ibinigay ko. Patawad, Jackson. I'm really sorry. Sa mga sandaling iyon ay nagpipigil naman ng luha ang binata. That was past, Haya. Ang mahalaga ay yung ngayon na natagpuan mo na ang tunay na kaligayahan. At okay na ako doon. Yung malaman na mamahalin at aalagaan ka ng taong pinili mo. Alam kong ito rin ang kailangan natin para maituloy na natin ang buhay ng maayos at payapa. No more guilt. No more sorry. No more pain. No more heartaches. Ngayon, I can finally say na pinapalaya na talaga kita. Umasa ako. Yes, umasa ako. But I know it's already late. Now we can delete our memories and never undo again. Let's continue life with new chapters. At kung yung pagpapatawad ko ang gusto mong makuha, don't worry, dahil kailanman hindi ko kayang magalit sa'yo. Thank you so much, Haya, for the wonderful memories we've shared.
I mean it. Again, congratulations and goodbye. Lumapit si Jackson kay Haya at sa huling pagkakataon ay hinalikan niya ito sa noo gaya ng ginagawa niya dati. Goodbye, Jackson. Thank you. Nakapikit na sabi ni Haya. Huminto siya bago pumasok sa kotse. By the way, yung Samantha Gomez na nakachat ko noon, she's my half-sister. At sumakay na siya sa kanyang sasakyan at nilisan na ang lugar. May kung ano ang kumurot sa puso ng dalaga. Saying goodbye is the most painful word, but it could also be a great healer to move forward. Sa mga panahong inisip niya na nakalimutan na siya ni Jackson, ay abala lamang pala ang binata para malaman ang mga nangyayari sa kanya. He still cared for her. Hindi man lamang niya naisip iyon. Pero tapos na ang lahat. Nangyari na ang nangyari. She have Ram now and she loves him so much. Marami siyang natutunan sa naging relasyon nila at yun ang mahalaga. Hindi naging perpekto pero natuto siya. He was once his comfort zone and that was addictive. May mas magaganda pa pala na mga bagay kung lalabas ka sa comfort zone mo. May pagkakataon ka pa pala na mas makilala ang sarili mo. May mga tao pa pala na magmamahal din sa'yo na noon ay hindi mo nakikita o nararamdaman dahil umikot lang ang mundo mo sa iisang tao lamang. Ang pagmamahal ay walang hinihinging kapalit. Kapag mahal mo, mahalin mo lang. Yung balanse, yung tama lang, hindi kulang at hindi naman sobra-sobra. Sabi nga nila, hindi lahat ng kaunti ay masama at hindi naman lahat ng sobra ay tama. Kailangang magtira pa rin para sa sarili at huwag gawing mundo ang tao lamang.